Hello and welcome po ulit sa ating Sketchup tutorial, Tagalog version part 2. So dito sa tutorial na to, ituturo ko kung paano nagagamit or gagamitin ang isang floor plan na ginawa sa AutoCAD upang sa ganon ay makagawa ng 3D house sa SketchUp. So gamit lang po ang floor plan na ginawa sa AutoCAD. So kailangan po meron na tayong nagawang floor plan or ginawang floor plan sa AutoCAD. So itong floor plan na to nagawa sa AutoCAD ay nakasave na po sa aking desktop. So pwede ko na siyang gamitin or i-import sa SketchUp. Ngayon, start na natin ang SketchUp. So pipindutin ko ulit or kiklik ko yung SketchUp dito sa taskbar. So mamimili ng template. So pipiliin ulit natin architectural design millimeters, then start using SketchUp. So ito na yung SketchUp screen natin. So i-display natin ulit yung large toolbar. So click view toolbars, tapos large tool set, at saka yung layers. Close. Then create tayo ng dalawang layer plus floor plan. Then another layer plus wall. So makita nyo, meron tayo rito ng dalawang layer. O pangatlo yung layer 0, which is the default. Then floor plan, wall. So sa floor plan natin, ilalagay yung ida-download nating floor plan galing sa AutoCAD. So lalagyan ko na ng check itong floor plan para maging active siya. Then i-close ko muna temporarily. Okay. Ngayon, bago ko i-download yung floor plan, tatanggalin ko na ngayon itong tao. So right click and hide. Okay. Then I want to view, naka-top view siya. So i-click ko rito, view, camera, standard, views, then top. Okay, ayan, naka-top view po siya. Saka ko ngayon i-download yung AutoCAD na floor plan. So paano siya i-download? I-click mo lang yung file, then import. Tapos tatanungin ka ngayon kung nasaan yung file na yon. So dito sa ginawa ko, nilagay ko siya sa desktop. So i-click ko yung desktop. Tapos dapat dito naka-files of type ay AutoCAD. Then hanapin mo yung file. So ito yung aking file, floor plan with garage. Then click open. Tapos close mo lang ito. Ayan. So napunta na ngayon yung floor plan ko dito sa SketchUp. So naka-top view ngayon, kaya makikita natin ganyan. Pero pagka-3D natin, so ganito yung ganyang magiging itsura. Ayan po. Ang next natin gagawin ay i-trace natin yung mga lines na yan para makapag-create tayo ng wall. Ngayon, bago natin gawin yon, dito sa ating layer, mapapansin ninyo, yung floor plan ay active. Ibig sabihin, itong floor plan na to, nasa layer siya na floor plan. Ngayon, gagawa na tayo ng wall, kaya dapat magpalit na tayo ng layer, which is yung wall. So, ang active na ngayon sa ating layer ay wall. Lahat na ng gagawin ko ay mapupunta sa layer na wall. Okay. Para hindi ako mahirapan, papalitan ko yung kanyang view ng top view. So paano? Dito sa camera, click mo lang standard views, then top. So ngayon, naka-top view na yan. Sunod, ay ite-trace ko lahat ng lines. Pwede kang gumamit ng line or ako, ang ginagamit ko ay rectangle. So, i-click ko yung rectangle. Then, madedetect niya yung bawat corner. So, i-click ko lang yung corner dito sa lower left, papunta doon sa upper right. Ayun. So, nagkaroon ako ngayon ng rectangle dito. Tapos, dito naman, next, hanggang doon,
hanggang sa makumpleto ko lahat na malagyan ng rectangle. So ngayon, kung medyo nalilito ka kung nasaan yung ginagawa mong rectangle, pwede mong i-hide, i-close yung iyong layer. So, halimbawa, dito, i-click ko yung layer properties, tapos tanggalin ko yung, i-hide ko lang yung floor plan. So, ibig sabihin, yun pa lang yung nagagawan ko ng or natetrace kong wall. So, meron pa akong mga hindi natetrace. So, gagamit ulit ako ng rectangle. Ibig sabihin, mula rito hanggang doon, wala pa. Yan. Tapos, pupunta doon. So, hanggang sa matrace mo lahat yung mga walls gamit yung rectangle. So, paulit-ulit lang po, ganun lang ang ganun magagawin ninyo hanggang sa matapos lahat. Ngayon, ang next naman natin gagawin ay lalagyan na natin ng wall or i-extrude natin yung wall. Ngayon, bago po natin i-extrude, dapat wala pong mga lines na katulad nito dito na naghihiwalay sa bawat wall. So, ano ang magiging effect pagka merong ganitong line? Pag hindi ito natanggal. So, kailangan mo kasing i-delete yung line na yan. Kailangan wala ito or na-trim dapat. So, halimbawa, etong part na to, hindi ko na-trim. So, ano ang mangyayari? Kapag in-extrude mo siya, ito, nilagyan ko ng wall. So, nakahiwalay. Ano po? Unlike dito, pag ito in-extrude ko, sabay silang lahat. Ayun. So, yun ang magiging epekto pagka merong line. So, katulad dito, merong line doon. Meron ding line dito. Kaya pag in-extrude ko to, nakahiwalay siya. Ganon din dito. O, ano ang gagawin? So, tatanggalin natin yung mga lines na yon na kung saan merong nakaharang. So, gamit yung eraser tool. So, tanggalin natin yon. Ito. Ganon din dito. Ito rin. So, kailangan na i-trim mo sila lahat ng maayos. Ano po? Ayun, merong alert lang. Pagka ganyan, so i-edit mo lang, lagyan mo lang siya ng another line. Ayun. Tapos, trim ulit natin. O, ngayon, so ready na ngayon tayo mag-extrude. O, mag-extrude means, lalagyan na natin siya ng height, no? Ito pa pala. Lalagyan natin ng height yung wall. Okay, so i-3D natin ng konti para makita natin kapag nag-extrude. Okay, so gamit yung push-pull, click ko dito, ayun, hindi sumaba yung nandun sa dulo. Bakit? Merong line. Ayun, diba? Kita nyo, merong line. So, i-click ko lang yung erase, tapos i-delete ko yung line yun sa dulo. Okay, tapos push-pull ulit tayo. Click yung push-pull. Ayan, sabay-sabay na sila. So, ano yung height ulit? 3,000, di ba? 3,000. So, makikita ngayon dito sa aking VCB yung 3,000. Enter. Ayan. Ganun din dito. Click, then push 3,000. Enter. Ito rin poste na to. Click, push 3,000. Enter. So, ayan, meron na tayo ngayong wall. So, pwede na natin ngayon siyang i-navigate, no? I-pan natin. Pan. Orbit. Ayan. Okay. So, view natin camera. Standard view. Tap. Ayan. Tapos, kailangan yung camera naka-parallel. Ayan, diba? Pag naka-floor plan. Pagka naka-3D, ganyan. Ngayon, paano naman maglalagay ng doors and windows? So, sa ngayon, meron na siyang door. So, ang kulang na lang dito ay windows. So, paano natin siya lalagyan ng window?
So dito sa part na to, ilalagay ko sa gitna yung window. 1,600 yung kanyang length, then 1,100 yung kanyang height. So sukat muna ako. So pwede kong gamitin itong panukat, itong tape measure, no? So mula dito sa ilalim, sa midpoint, pataas, so ilan ang kailangan ko? 900. Yan. So meron ako ngayong 900 na sukat dito. Tapos igigitna ko rito yung line. So kukuha ko ng, kukunin ko yung line tool. Saka ako magdodrawing ng line. Ngayon, papunta ron. So kung kalahati ng 1,600, 800. Okay. Tapos pataas, 1,100. Tapos papunta ron, 1,600 na. Pababa. Pwede mo na ngayong i-connect. Okay. Ngayon, paano mo siya gagawing window? So, gagamit tayo ng push-pull. Ito. Then, i-click mo lang. Tapos, move mo yung mouse. Pag nagkaroon na siya ng on-face kulay blue, then click. Ayan. So, nagkaroon na siya ngayon ng window dito sa part na to. Okay. So, halimbawa, dito naman sa part na to, lalagyan ko siya ng window. So, rotate ko lang ng konti. Yan. Tapos, so ganun ulit, susukat ako. Mula dun sa ilalim, nakagitna, midpoint, susukat ako ng ilan ulit? 900. Ayan. So, meron ka na ngayong markings. So, pwede ka na mag-drawing ngayon ng line. Mula dun sa kanyang gitna. Then, 800 ulit. As pataas, 1,100. Papunta doon, 1,600. Pababa. Since ang window natin ay ilan? 1,600 by 1,100. Ngayon yung ginamit kong guidelines na ito, so pwede mong i-delete gamit yung erasing tool. Okay, ngayon, pwede ko na ngayong lagyan ng butas. So, click ko lang yung push-pull, point, click, then move yung mouse. Ayan, nagkaroon na siya ng kulay blue on face, then click. Ayan, so meron na siya ngayong hole. So, ulit-ulitin nyo na lang yon hanggang sa matapos lahat, malagyan siya ng hole. So, ganito na magiging itsura niya kapag nalagyan na ng windows. So, yung doors naman, ayusin na lang natin. So, paano siya ayusin? So, lalagyan ko lang ng height mula rito sa baba, no? So, usually, ang height ng window ay, or ng door ay 2,000. So, lalagyan ko ng line hanggang dito. Then, itong line na to, ang gagamitin ko para makapag-create ng another line. Punta doon. So, magkakaroon siya ng line pa ganon. Para nang sa ganon, itong part na to, itong part na ito, ay pwede ko siyang i-extrude.
papunta dito. O, para magdudugtong ng ganun. And then, tatanggalin ko yung line na to para mawala yung line ng na nakadugtong. No? Ganun din doon. O, ganun ang gagawin sa lahat ng door para magkaroon siya ng closing dito sa taas. O, itulitin ko lang yon. So, dun sa next na door, halimbawa dito sa exit door, line mula sa ilalim 2,000 pataas, tapos mula doon sa line na yon, so para magkakaroon ka ng face na ganito at nasa ganon, ito yung ipupull para maidikit mo rito, then rotate. So, makikita nyo, nagdugtong na sila. So, pwede mo na ngayong i-erase yung part na to. Ayan. Okay. So, sa susunod na video tutorial natin, so, tuturuan ko naman kayo paano siya lalagyan ng effects, paano siya lalagyan ng materials, para nang sa ganon, maging realistic ang ating 3D house.